What's up mga lords? So welcome back sa ating channel. Walang iba kundi itong Mr. Gaming, no? So kung makikita nyo, nandito muna tayo sa taas ng sirang bahay sa Pantasia Desert, no? So pag-uusapan natin yung upcoming event, no? Pero syempre, bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutang pindutin yung pulang button sa baba yung subscription button, at syempre pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo mamiss kung saan games pa tayo magagala. Uy, nakita ko si ano, si Knight. Shout out kay Knight. Teka lang, PM natin, no? Nakuha siya ng ano, nakuha siya ng Epic Gargas. Ano yun? Uy, sira ulo yun, ah. Ayan. Uy, nangyari. Ano nangyari sa A natin? Ayaw mag-spam ng A. Nangyari sa A natin? Hindi ko alam. So yun nga, no, kung matatandaan nyo sa patch note na nung nakaraan is merong upcoming event sa katapusan, which is basagan. Basagan ng DS, no? Basagan ng Dark Steel. Hindi basagan ng equipment, kundi Dark Steel ang babasagin natin ngayon. So kung makikita nyo, meron lang akong 900k Dark Steel. Pero 900k Dark Steel nga lang ba ang meron ako? Hindi, syempre. Nag-ready na ako para sa upcoming event. Meron na akong 25 Dark Steel, no? Box, na, which is 25M, no? So nag-prepare na ako, naganda na ako, nag-imbak na ako habang mura pa yung Dark Steel, no? Kasi kung matatandaan nyo, last event na merong gantong medyo hawig sa event na to ay ang naubos is 30 million copper. So alam naman natin during that event is nagmahal yung old silver, no? Umabot yung old silver ng sa server namin, umabot ng 300 ang 1k pieces. So ngayon, sa malamang itong Dark Steel is 116 pa lang yan ngayon, take note na ngayon. Pag dumating sa event na nagkakaubusan na yan, is papalo ng 200 yan, malamang sa malamang, no? So ngayon pa lang, kung may gold kayo, ay mag-imbak na kayo, no? Pero syempre, ano bang payo ko para sa mga walang gold at walang hindi na makakahabol? Ang payo ko sa inyo, syempre, samantalahin nyo na kayo naman ang kumita ng gold, no? Kung alam nyo hindi nyo makahabol, at syempre, alam nyo rin na low level pa kayo at wala pa kayong chance na makasabay sa mga nasa mataas na at nakakapag-farm na talaga ng Dark Steel. Kung ako sa inyo, isamantalahin yung magmina. Meron pa kayong 2 days, makakuha man lang kayo ng 2 million na Dark Steel at alam, hindi nyo pa gagamitin dahil alam nyo sa sarili nyong masasayang at malas kayo, no? So, gawin nyo na lang is, gawin nyo ng box, no? So, gawin nyo na lang box. Yun lang. Tapos, ibenta nyo. Ang payo ko, ibenta nyo na last day, no? So, sa last day, magmamahal yung Dark Steel. Kasi malamang sa last day, yung mga hindi nakahabol, dito sila maghahabol ngayon, no? So ako ready na, meron na akong 25 million. So anong gagawin ko dyan? Yung first day is kaya ang maximum lang niya ng first day is 10 times roll, no? So ibig sabihin, meron kang 10 rolls pala, I mean, tama ba? Kasi 10 million per roll, eh. No, so first day meron kang 10 million na roll lang niyan, no? So 10 times na roll. So yun lang yung maximum noon. Sa second day is another 10, so sa third day is another 10 kung sasamantalahin niyo yung 10 na yun, o kung isasakto niyo lang ng 30 roll, no, para makuha niyo yung sure shot na legendary, no? So yung karamihan ng mga naghahabol noon is that day sila gagastos kasi nga habulin nila, lalo na't yung mga nahuli, mga di nakapaglagi, nisahabulin nila that day yung paggasto ng Dark Steel, no? So, yung mga gustong kumita ng gold, samantalahin nyo na, magmina na kayo, no?
kung hindi nyo man focus yung magpa-level is i-hold off nyo muna yung pagpapa-level, try nyo kumita ng gold para pag next time na meron na event na mga gantong klaseng event is prepared na kayo, no? So i-grab opportunity nyo na kung alam nyo naman sa sarili nyo na hindi nyo pakakayaning makuha yung 30 million or ayaw nyo naman magbaka sakali dahil sa tingin nyo is hindi magiging worth it sa side nyo, no? So ganong opportunity na lang yung grab nyo, no? So look at on the brighter side na kikita kayo ng approximately 200 gold per box during that event, no? So during event is hindi ko pinansin pala or hindi ko sinabi yung mga ibang event na upcoming ay yung mga ibang dinagdag, no? So bilang free to play is hindi ko na sinabi yon dahil para sa akin is hindi naman importante sa mga free to play player, no? So sa mga po gusto makita kung ano effect na yon, syempre papakita natin yon. Unang-una ito, eto mga badge na to, eto mga codex badge na to. So napaka-importante yan sa mga kakaskas, no? Makikita nyo. So magkano na naman yan. So yan lang naman yung mga ano nang nalalabas, no? So sa katapusan, alam nyo na, no? Ayun, no? 1 week and 3 days. So kaskas portion na yung mga iba dyan, no? So yung mga iba naman is si Bugs, si sinusubukan ng umakyat. So may mga nakita na tayo mga YouTuber at saka mga content creator na nagsisiakyatan na sa sabok, no? Aside from sa nagsisiakyatan na sa sabok, sinusubukan ng buksan itong Sagittarian Valley. Meron nagsabi na ano daw na kinuha na tong boss, no? Kinuha na yung mga ibang boss dito ng mga super kuya, no? So napaka angas, napaka ano, at least na ipakita na nila kagad yung new content, no, na ipakita na. So yung mga excited is meron na silang idea sa kung ano ang mga future plans ni Mir, no? So tayo bilang tamang laro lang, no, yan, nag-prepare na tayo. Paano ko nga ba nakakuha yan? Is winerte ako. Kasi nung huling bago tumungtong yung event, is nakabenta ako ng, nakagawa ako ng tradable na bracelet, no? So swerte rin swerte rin na during that time before ilabas yung event, is naibenta ko to. Kasi kung ngayon ko to na-craft at ngayon ko to ibebenta, hindi papansinin to ng majority ng player kasi nga nagpo-focus karamihan sa pag-i-impact ng gold para sa event, no? Kung makikita nyo, meron akong binibenta na ito, Crimson Boots, no? Kung makikita nyo sa boots sa tier 4 is 20 gold cheaper yung item ko sa current item. Pero ano yan, maghapon yan, walang bumili, walang pumapansin kasi nga lahat naka-focus sa Dark Steel, no? So yun nga, tayo dahil kompleto na tayo, hindi na natin pinoproblema yan, no? Kung makikita nyo, ito na naman sila mga kaskas. Kung may lalabas na bagong costume sa katapusan, malamang siguro maglalabas sila ng another costume sa katapusan, no? Kasi binalik nila yung isang ibang costume, eh. For example, ito, binalik na naman nila, no? So tayo, kung makikita nyo, meron pa tayo mga dina-unlock, another PS na naman yan. Pero yung uniform, syempre, in-unlock ko na kasi during that time, nababaduyan ako, eh. Mga pinagbibili ko, mahilig ako sa red and black. Ito lang yung nagbagong kulay, pink and ano, kasi nga bagay sa ano, bagay sa costume ko, bagay kay ano, kay Solar, bagay kay Solar. Tsaka nagustuhan ko tong bubble na to, no? So tsaka meron pa tayo syempre mga mount na hindi na ibili, no? Kaya medyo kulang-kulang pa tayo. So ang payo ko sa inyo, ready na kayo sa Dark Steel event. Pagkakitaan nyo kung kaya nyo pagkakitaan. At syempre, kung prepare na kayo at handang-handa na ang inyong bulsa, kumaskas kayo. Pero tayo, since winert tayo at pinalad, no, nakaipon na tayo. Tsaka ito, prepare nyo na to kung meron kayong mga ganito. 100k DS din ata yung
ano nito eh, tigli-lima nito, ito tsaka ito, 100 kDS, so meron akong 1, 2, 3, 4, 5, so meron ako kagad to 500k para dito, no? Ano ba ito? Ba't meron ako nito? Beastly Neparox Talisman, hindi ko alam kung para saan yan. Pangkrap lang ata. So kung makikita nyo, napakabasura pa ng mga item ko, no? Yung mga loot ko. So katas yan ng ano, katas yan ng ginulpi sa ano, ginulpi sa server dahil hindi naman tayo kumakalaban, is neutral clan lang tayo, pero mas pinili nilang bulihin tayo kaya sobrang late ng ating progress. Buti na lang nakita natin si Bugs at nakatalon tayo dito. So payo ko rin yun, unang-una after ng event, pag nakaipon kayo ng gold tapos nasa server kayo na hindi kayo nagpa-progress, tumalon na kayo ng ibang server or maghanap kayo ng server na low level friendly, na hindi ganun ka toxic at hindi ganun ka ano ang kagulo. Kasi for example dun sa server na pinanggalingan ko, which is Asia 44, neutral clan kami, as in ang payo ko lang lagi sa clan member ko noon sa Demise PH, which is old clan na talaga doon, sobrang old na sila, October during that, nung nilabas yung mirror, is nandun na sila, is totally neutral kami, Xiao pa yung may hawak noon, pero lagi kami binubugbog kasi keso nga daw, alay kami sa ganto, samantalang yung kabilang side, ang tingin sa amin is alay kami sa kabilang kalaban namin, so tiniis natin yun, umabot tayo sa level 100 nang hindi tayo nagpo-progress doon, dahil tipo MS1, SP1 and MS1, hindi ka makakapag-boss raid doon. Kahit yung mga leaders chambers, hindi ka makakapag-ano doon kasi minumukbang ng mga alay ng current valley holder. So minumukbang nila doon. So doon ko na realize, nung nanonood ako kay Bugs, na realize ko na hindi ako magpo-progress sa server na to, kaya tumalo na lang ako. So since dead naman na yung majority ng clan namin doon, is dead naman na, sobrang busy na rin ng mga tao, so minabuti ko nang iwan sila doon kung gusto nila doon magstay. So nagpaalam naman tayo, nagsabi naman tayo na alis na tayo kasi nga gusto nating mag-progress, no? So kaya lumipat tayo dito nakakapag SP boss raid tayo, natapos ko yung best pal ng solo, no? Kung makikita nyo, dahil sa sobrang nabulok ako doon, kung makikita nyo yung inner force ko, level 111 na ako, wala pa ako nitong violent miss, no? So ngayon hindi ko pa siya tinatapos kasi tinatamad pa ako. Although ang kailangan ko na lang naman sa ating request ay yung libro sa SP MS4 Leaders Chamber. So yan na lang, ma-unlock ko na yan, no? Dun talagang hindi, no? So yun na lang ang ating ano doon. Payo is unang-una after ng event, no, kung gagastusin niyo yung gold na naipon niyo para magbaka sakali sa event, is good luck, no? Sana pala rin kayo makakuha kayo ng maraming legendary stone. At syempre sana ako rin, no? Para tiba-tiba tayo, para palag-palag tayo, makahabol man lang tayo ng konti, no? Sobrang bugbog ko na nga ni spirit treasure ng spirits ko, puro basuro. Tingnan niyo, may XP pa nga nakalagay, oh, sa main deck ko. Ito, mga walang laman pa, oh. Diba? Kaya pagdating ko dito, binubugbog lang rin ako ng mga level 90. No, napaka-delay ng progress natin. Dahil, tipong, dun sa pinanggalingan ko server, tipong Crimson Dragon, di ka makakapag-run dun kasi laging nakalock. Swerte mo na lang kung merong naka-open na mga raids, no? Hindi rin nakakapag-hell raid doon. Kaya dito, nakakapag-hell raid ako. Nakakasali ako sa hell raid. No? Kaya kung makikita nyo, meron ako mga item na nag-drop sa hell raid. Itong mga to. Mga nakuha ko lang sa hell raid dyan. Tapos itong mga epic na to, no? Ang maganda lang, meron ako na itong dalawa. Ayan, no? Ito na nyo. Ayan, no? Dalawa na yan, no? Tapos pwede ako mag one tap, no? So pansin nyo naman, Tito na yung weapon ko.
So ang ititito ko na lang is isa, dalawa, tatlo. Tapos itong dalawang to ayaw ko bigyan ng scale eh. Ayaw ko na magtipor eh. Nagastos na naman eh. Gusto ko ano na lang. Bigyan na lang ako ng epic. Epic scale na lang. Ayan, epic. Bigyan nyo ako ng epic. Gagawin ko kagad yan, no. Makakapalag na tayo. Tapos syempre, ulti. Lapit na. No? So may kita nyo, consti ko napaka-delay din. Kasi kahit sa normal map doon, pag nakita kang may hawak ang pulang ano, ng PPK sila during, bago yung ano, bago maglabas nung patch na ano, na sinasabi na may, ang tawag doon? Yung may debuff dito, pag nag, ng PK ka na marami, bababa yung damage mo sa ano, sa PK kapag nag-outlaw ka na, no? Kaya nabawasan yung PK lang after na ilabas yung patch, ay ilabas yung debuff na ganun. Dito ko rin naubos yung 150 pieces nito. Tapos yung uncommon na 100, hindi, 50 pieces na ko na rare. No, kaya tumibati-ba rin tayo, no? So marami tayong mga materials na idle pa para dahil wala pa tayong paggagamitan. No, kung makita nyo, 25 pieces. No, bakit hindi ko tinerti kasi pwede pa akong magmina during that period, no? Makapag 1M ako, makakapag roll pa ako nun, no? Makapag farm ako ng 1M, matrade ko tong mga to, itong dalawang to, 500 dark steel din yun, no? So makakapag ano pa ako, makakahabol pa ako kumbaga, kaya hindi ko pa inaano. So wala naman tayong masyadong up update aside doon, no? So nagpe-prepare na rin tayo para sa upcoming ng Mir-M. Syempre yung Blessed Global natin AFK lang yon, todo AFK lang tayo doon, no? So hindi naman natin masyadong, yun nga yung maganda doon eh sa Blessed Global tsaka sa Avatar, no? So yun lang yung ano maganda doon, nakapag-focus ako sa Mir pero nagpo-progress yung Blessed Global at Avatar ko dahil nga meron silang AFK system na nakakapag-level yung character mo habang nag-AFK, no? So guys, no, hanggang dito na lang muna tayo, no. So good luck sa mga nagmimina, good luck sa mga nagpapaka gold, good luck sa mga nag-grind, no. So syempre good luck sa atin pagdating natin sa event to. So ipapakita natin kung ano ba yung nakuha nating event. So tandaan nyo, ang aking spirit legendary stone pa lang ay itong dalawa, isang nagpapanggap na mana stone at isang hindi ganun kagandang destruction stone, no? So sana ano, sana bigyan tayo ng bentables na destruction stone, no? So para kita kumita tayo, no? Para tiba-tiba tayo. Siyempre pag nakakuha tayo niyan, ano, magro-roll tayo ng isang samarti sa isang swerteng commenter, isang swerteng ano, subscriber, no? Bibigay tayo niyan. Ipapabingo natin isang samarte kung sakaling swertehin, kung sakali lang naman, no? So pagdasal natin yan na sakaling swertehin tayo para may makinabang din aside sa atin. Tsaka ano, sana swertehin tayo. Tsaka kayo din para kumita kayo. So nga guys, hanggang dito na lang muna tayo, no. Maraming salamat sa mga nanatilit na nood sa ingay ko, no. Siyempre, hit like and subscribe kung nagustuhan nyo yung video, no. Siyempre, pwede nyo rin yung i-share at mag-iwan kayo ng comment sa comment section, no. At yun nga, no. Tandaan nyo, guys. Keep grinding and keep earning. Mr. here. Peace out, guys.